Arestado ang isang online scammer na nagpanggap na pulis para makapanloko. Ang biktima niya hindi lang isa, kundi tatlong beses na goyo. Nasa front line ng balitang yan si Gary De Leon. Sa kagustuhan magkaroon ng magara pero murang cellphone, nainganyang bumili sa online buy and sell group sa Facebook si Pedro, hindi niyang tunay na pangalan. Dahil bagsak presyo, napakagat siya sa alok ng seller. Pero sa halip na makatipid, lalo pa siyang naperwisyo. Pagkatapos kasing magbayad ng nasa 18,000 pesos, parang bula na naglaho ang seller. Yun, nablinak na ako. Tapos, nag-post ako na may scammer. Na-scam ako, ganito halaga. Ganun. Tapos may nag-comment na pumunta raw ako sa Gmail, Gcash Bills Assistance na para daw mabawi ko yung mga nasend ko doon sa scammer. Sinunod daw ni Pedro ang payo na nag-comment at nag-email sa sinasabing tauhan umano na nasabing app. Kasunod nito, nakatanggap siya ng text mula raw sa isang representative na nagsasabi sa kanya na kargahan ng 7,000 piso ang Gcash ng biktima. Hiningi rin daw ng kanyang kausap ang one-time password, bagay na ibinigay rin niya. Ang ending, naloko na naman siya at natangayan ng pera. Tapos yun nga po, puro paasa na lang. Tapos ano, an hour, ganun. Tapos yun nga, yung huli, 9,729 hingi. Eh wala na po ako may ibigay. Ayun na, chinat ko siya na sabi ko na sa promise mo na marerepan mo lahat, tapos di na siya sumagot. Matapos maloko ng dalawang sunod, balik Facebook si Pedro para magreklamo muli tungkol sa mga scammer. Pero wala pang ilang oras, isang nagpakilalang membro raw ng PNP Anti-Cybercrime Group ang kumuusap kay Pedro. May nagchat na naman anti-cybercrime sa Gmail na po. Mm-hmm. Na-trace na daw nila yung ano, yung scammer. Mm-hmm. Magbigay daw ako ng 4-5. Nang mag-alangan daw si Pedro na makipagtulungan, nagbanta raw ang kausap niya na ipadadampot siya. Dahil sa takot, dumulog na si Pedro sa tanggapan ng PNP Anti-Cybercrime Group. Dito na lang niya nalaman na scammer pala ang kausap. Kaya para matigil na ang panloloko kay Pedro, nagkasa ng entrapment operation ng mga pulis sa Marikina. Sa itinak ng tagpuan, isang babae raw na ahente ng ACG ang sumipot. At nang tanggapin ang marked money mula kay Pedro, dito na nilapitan ng mga pulis ang suspect. Nagpapanggap po kayo na taga PNP Anti-Cybercrime Group. At the same time, may niloko po kayong tao sa pagbili. Ito po, babalang kasi kayong mga karapatan ninyo. No? Kayo po ay may karapatan manahimik. Agad na hinuli ang babae pati ang kanyang kasama. Ikaw mambibig ng mga inaresto sa paratang. Pero ayon sa mga pulis, posibleng iisang grupo lang ang nasa likod ng paulit-ulit na panggogoyo kay Pedro. Naharap sa kasong paglabag sa anti-cybercrime law, usurpation of authority at swindling ang dalawang babaeng scammer. Wala pa namang pahayag ang virtual wallet app na ginamit ng mga kawatan sa scam. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5.